boom! So we are back mga kaibigan. Ngayong araw mga kaibigan ay another vlog. And yan ay medyo matagal tayong nasundan yung ating first vlog, no? Na kung saan mga kaibigan, na-reach natin yung 10 subscribers, no? At speaking of 10 subscribers mga kaibigan, sikat na sikat na ako rito sa amin, no? Dahil na 10 subscribers na ako at hindi mo na ako masyado naglalabas dahil sa tuwing bibili ako ng tindahan ay nagkakaroon ng pictorial, no? Dahil sikat na ako 10 na yung subscribers ko. At anyways, no? At ako napapansin nyo nga mga kaibigan na basa pa yung buhok ko ngayon, no? Dahil nakakatapos ko nga lang maligo, no? At yung pinapaligo ko pala mga kaibigan, no? Yung mga pinapaligo ng mga sikat, no? Mineral water, oh. Dahil syempre alam nyo na, para yung ating mga skin at yung aking hair na malupit ay hindi maano ng mga mikrobyo, mga kung ano-ano man. Magaling kang buhay. At ayun naman mga kaibigan, no? Ngayong araw nga pala ay ipapakita ko sa inyo yung mga naipundar ko, no? Yung mga naipundar ko sa ating katarantaduan, no? At hindi ko na sana ipagmamayabang ito mga kaibigan, kundi dahil lang doon sa nagtatanong, no? Magkano nga daw yung kinikita ng 10 subscribers, no? At hindi ko na sasabihin kung magkano yung aking kinikita at ipapakita ko na lang sa inyo mga naipundar ko, okay? So mga kaibigan, ang first item na ipapakita ko sa inyo, yung kauna-una akong naipundar, unang-una ko nabili sa aking napakalupit na pag-YouTube ay eto. Kung nakikita niyan, eto siya. Ayun na mga kaibigan, yung gitara, no? At kung napapansin nyo mga kaibigan, hindi ko yan ordinary yung gitara, naka-display lang yung dyan. Hindi ko siya masyadong ginagamit dahil napaka-memorable ng gitara na yan, no? Dahil yung gitara na yan mga kaibigan, no, ay galing pa yan sa aking kaibigan. So baka hindi nyo kasi kilala yung kaibigan ko na yun dahil hindi naman siya masyadong sikat, no? So hindi yun siya kasing sikat ko. So yung pangalan ng kaibigan ko mga kaibigan ay Adam Sandler, no? Ewan ko lang kung kilala nyo dahil hindi naman medyo sikat yun, hindi naman kagaya ko yun. Yung nagkomposo ng Grow Old With You at yung ginamit nyo pang kompos ay yung gitara na yan, no? Actually, kwento ko na nga lang din. Actually guys, yung ano yan inuman namin yan nung dumalaw ako sa California. Dumalaw ako sa California niyan. So nagiinuman kami niyan. Tapos sabi ko sa kanya, bakit di ka mag-compose ng kanta, no? Malay mo sumikat ka rin kagaya ko, no? Pero English yung pag-aasabi ko na. And then sabi niya, oh nga, no, sige, subukan ko na rin. And then yung gabing yun nung nagiinom kami mga kaibigan, ay doon niya una compose yung Grow Old With You, no? And then sabi ko nga na gawin niya nang kanta rin talaga. It could be so nice growing old with you. And then yung gabing yun natapos din, and then kailangan ko na nga umuwi sa Pilipinas dahil marami pa ako mga business meeting at marami pang pictorial sa mga model, diba? Alam mo naman guys, diba? Pagka sikat ka, diba? At ayun na nga guys, no, dahil pauwi na nga ako sa Pilipinas, sabi ko sa kanya, baka meron siyang remembrance man lang, no, bago ako umuwi, no? At ayun na nga mga kaibigan, yung gitara na yan ang binigay niya sa akin. Siyempre, dahil nga medyo naiiyak sa kanya, sabi ko sa kanya, hindi pre, bayaran ko na lang kahit maliit na halaga lang, diba? Kasi, siyempre, ginawa sa kanya yan, mahalaga sa akin, tapos bibigay lang sa akin basta-basta, diba? Bilang ano, naiiyak na rin ako, so I guess, tanggapin mo na lang itong maliit na halaga na to, no? So binigyan ko siya mga kaibigan ng I think 2.6 million. 2.6 million no, yung nabigay ko sa kanya. So sabi ko sa kanya, maliit na halaga lang to, diba? Siyempre mas mahalaga pa rin yung pagkakaibigan natin. So ayun guys, umuwi na ako sa Pilipinas. And then, eto na tayo guys, nandito na tayo sa Pilipinas. At eto na, nagsimula na yung pagbibidyo-bidyo nga uli natin. Ha? At mga kaibigan, ito yung pangalawang na naipundar ko sa ating katarantaduan, no? So ipapakita ko siya, ito siya. At ayan na siya mga kaibigan, kung nakikita nyo, ito yung ginagamit ko sa aking kwarto. Kung nakikita nyo mga kaibigan, maliit lang ho yan, no? Kita nyo naman yung kamay ko guys, maliit lang ho siya. At yung tatak ho nyan mga kaibigan ay AUX. Okay, tatak ng mga mayayaman. Kung hindi pa ho kayo nakakita ng mga ganyan tatak, ay natural kasi hindi naman ho kayo sikat at hindi naman ho kayo nakakabili ng mga ganyang tatak na mga air cooler, no?
So yung mga basic na brand do ay ano lang, no, yung mga Panasonic, no, Kondura, no, you know, yung mga brand na mga basic lang, no. At yung mga gantong tatak ng mga air cooler ay UX. Aya, very custom build do yan, customize. Para lamang sa mga ano, may kayang maka-afford, no. So yung brand do ng ano na air cooler na to, mga kaibigan, ay tatlo lang ho kami meron yan sa ano, sa buong mundo, no. At nabili ko to ng, I think, mga ano po siya, 68 million dollars ata siya. So medyo sale pa ho kasi siya noon eh, nung nabili ko siya eh. So yung original price niya is $112 million. So nag-sale siya ng mga $60 million na. So inuwa ko na agad, no. Baka maunahan pa tayo. So limited edition lang kasi siya, guys. Tatlo lang siya sa buong mundo. So yung isang may-ari nung una si Bill Gates, and then pangalawa si Steve Jobs. So ako na ho yung pangatlo na nakakuha na ito, nga AUX custom build air cooler. At kung nakikita nyo, mga kaibigan, tatlo yung ano niyan, 1 2 3. At kung nakikita nyo, mga kaibigan, ay nakapatayo siya dahil sobrang lamig na ho talaga dito. At yung specification ho yan, mga kaibigan, kung nakikita nyo, pag naka number 1 ho yan, mga kaibigan, yung lamig ho nung binubugan yan ay kasing lamig ho nung sa Baguio, para ka nasa Baguio. Ganun ho yung lamig. So buong ano, kaya minsan nagja-jacket po kami dito sa bahay, kung nakikita nyo po yung mga jacket dito sa taas. Kaya nakaano lang po siya, nakandito, naka-ready. Dahil sa sobrang lamig ho nito. So kitang-kita niyo na naka-open na ho tayo, walang kisam yan, open pid ho yan. At kung makikita niyo yung number 2 niyan, mga kaibigan, so bira lang din namin magamit yung number 2 dahil sa 1 sobrang lamig na eh. Yung number 2 niyan, mga kaibigan, yung binubuga na ho niyan is snow. Ganun no, kalupit yun. Snow yung... Kaya minsan no, nagkaka-snow na rito sa bahay namin eh. Dahil sobrang lamig ho ng binubuga na itong AUX Custom Built Air Conditioner. So yun po, snow ho yung binubuga nyan. At napakahirap po kasi maglinis ng snow dito sa bahay dahil minsan nagtutubig-tubig. Kaya di na ho namin binubuksan yan. At yung number 3, mga kaibigan, ay hindi advisable gamitin. Dahil yung huling ginamit namin yung number 3 niya, mga kaibigan, na pinakialaman kasi siya nung kapatid ko, nung napindot bigla na adjust sa number 3, eh nabarangay ho kami. Dahil pagbukas ho ng kapatid ko ng number 3, ay nagbuga ho ng snow. At hindi lang ho sa bahay namin yung nag-snow, pati buong subdivision ho namin, nag-snow na. Ganun ho kalakas kabugo yung... Ganun no, kalakas magbuga tong AUX na to. So nabarangay kami kasi nagulat to yung mga kapitbahay namin ba't nag-snow sa subdivision. Pero wisyong araw yung snow at ano, nahirapan na rin sila maglinis. Kaya yun, mga kaibigan, ano lang siya, minsan number 1 lang talaga nagagamit namin. And then yung pangatlong item natin, mga kaibigan, yung pangatlong napundar ko sa ating eto, na pangatapundar ko dyan, ay etong bag na to. So, ginagamit ko siya sa school. Eto. So, nakikita nyo yan. Ano yan? Tinitatak nyan. Tokyo 78. American, ano yan? American Boulevard. Tokyo 78. So, kung nakikita nyo, guys, ito siya. Tokyo. So, nabili ko yan sa Tokyo. Nung meron ko kami shooting dun. So, kung napanood nyo na yung ano, yung Fast and the Furious Tokyo Drift. So, ayan ho yun. Diyan ko siya nabili. So, kung napanood nyo po yung part na ano, namatay si Han doon, yung may bumunggu sa kanya, ako yung bumunggu doon. Hindi lang ako pinakita dahil baka magkagulo na ho yung ano, yung movie. Dalawang beses na yan! So, ayan ho siya, Tokyo 78. At kaya ho 78 yung nakalagay dyan. Dahil nabili ko yan ng ano, nabili ko yun ng $78 million. So ano po kasi yan eh, bale second hand lang talaga siya. So bale yung may-ari talaga niyan, ano siya, kailangan niya doon ng pera dahil yung bahay niya nga ay ano daw, wala na nga daw siyang pang ano, sa mga utang niya din sa bahay niya na
na lugi siya sa casino, kaya binibenta niya sa akin yung bag na yan, yung Toko 78 ng 78 million. And then syempre ako hindi na rin ako nakatanggi din para matulungan ako na nga lang din yung kaibigan ko, no? Dahil maliit na bagay lang din naman yan, no? Maliit na halaga lang, di ba? Syempre mas mahalaga pa rin yung pagkakaibigan kaysa sa mga material, di ba? Ayun na nga mga kaibigan, no? Natulungan ko siya, nabili ko yung mga gamit na yan, Toko 78. And then, okay naman siya guys, nagagamit ko naman siya sa school ngayon. Okay naman. At ayun na nga mga kaibigan, at nakita niyo yung mga iilan sa mga naipundar ko na sa ating katarantaduan, no? At hindi ko na ipapakita yung iba, no? Siguro sa susunod na mga video na lang, dahil pag pinakita ko yung iba ay baka magkaroon na ho tayo ng movie rito, dahil ilang oras po yung pag pinakita ko yung mga ilan libo ko rito mga naipundar, no? So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang muna, no? At make sure mga kaibigan na i-like nyo itong video at i-subscribe nyo mga kaibigan, dahil magpaparapulo tayo at magkakaroon tayo ng giveaway na kapag ka nakapag-subscribe ka sa ating channel ay may chance ka, no, na makakuha ng bahay at lupa, no? Putang ina, ginagawa mo! Lucky subscribers natin dyan na mga patuloy na sumusuporta sa atin. At ayun na nga mga kaibigan, maraming salamat sa inyo at sa lahat ng suporta sa 10 subscribers. Maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang mga kaibigan. Peace!